yeah. Bring you up. Yeah, come on. Magandang araw. Ako si Teacher Annalisa, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6. Samahan ninyo akong tuklasin at pag-aralan ang mga pangyayari at kasaysayan ng ating bansa, ang Pilipinas. Ating alamin ang pagpapahalaga sa pagtatanggol at pagpapanatili ng karapatang pangtao at demokratikong pamamahala sa ating bansa. Para sa ating aralin, ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto o MILK ay napahahalagahan ang pagtatanggol at pagpapanatili sa karapatang pantao at demokratikong pamamahala. Narito naman ang mga layunin para sa aralin. Una, natatalakay ang pagtatanggol, pagpapanatili sa karapatang pantao at demokratikong pamamahala sa ating bansa. Pangalawa, na ipaliliwanag ang pagtatanggol, pagpapanatili sa karapatang pantao at demokratikong pamamahala sa ating bansa. At ang ikatlo, napahahalagahan ang pagtatanggol at pagpapanatili sa karapatang pantao at demokratikong pamamahala. Sa nakaraang aralin ay nalaman natin na nakaranas ng pang-aabuso ang mga Pilipino dahil sa kawalan ng demokrasya sa ating bansa. Para sa ating balik-aral, isulat ang check sa sagutang papel kung ang larawan ay nagpapakita ng pagsupil sa karapatang pantao at kawalan ng demokrasya sa bansa at EGIS kung hindi. Upang higit nating maunawaan ang ating aralin, ay talakayin muna natin ang karapatan at ang mga uri nito. Karapatan. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na nararapat sa bawat nilalang. Ito rin ay ang kapangyarihang moral na gawain, hawakan, pakinabangan, at angkinin ang mga bagay na kailangan ng isang tao sa estado sa kanilang buhay. Bakit sinabing moral? Tama! Dahil hindi maaaring parasahin ng tao ang kanyang kapwa. Kaya nga sinabing, ang karapatan ay katumbas ng paggalang. Atin naman talakayin ang mga uri ng karapatan. Ang una ay likas na karapatan. Ito ay mga karapatang mabuhay at magmahal na kaloob ng Panginoon. Ang ikalawa naman ay karapatan ayon sa konstitusyon. Nakasaad sa ating saligang batas ang katipunan ng mga karapatan. Hindi ito maaaring alisin o baguhin ng Kongreso. Dito nakapaloob ang karapatang pantao. Ang ikatlo ay mga karapatan ayon sa batas. Nasasaad sa ating saligang batas ang katipunan ng mga karapatan. Hindi ito maaaring alisin o baguhin ng Kongreso. Nasasaad sa Artikulo 3, Katipunan ng mga Karapatan, Section 1 ng Saligang Batas, hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan o ari-arian ang sinumang tao nang hindi kaparaanan ng batas ni pagkaitan ang sinumang tao ng pantay na pangangalaga sa batas. Karapatan ng bawat isa na mamuhay ng tahimik at maayos. Ang sino mang nagkasala sa batas ay dapat parusahan. Hindi maaaring agawin ng sino man ang pag-aari ng iba. Mayaman man o mahirap ay may ganap na karapatan sa ating lipunan.
Ang mga karapatan ayon sa konstitusyon ay nauuri sa karapatang panlipunan at pangkabuhayan, karapatang sibil, karapatang pampolitikal, karapatang kultural, at karapatan ng nasasakdal. Karapatang panlipunan at pangkabuhayan. Saklaw rito ang panlipunan at pangkabuhayan ng mamamayan. Pangangalaga at paggamit ng likas na yaman, makapagtamo ng edukasyon, magtaguyod ng katarungang panlipunan, karapatan sa wastong kabayaran para sa pribadong ari-arian na gagamitin ng pamahalaan at pagmamay-ari. Ang karapatang sibil naman ay nakatuon sa ugnayan ng bawat mamamayan sa isa't isa. Una, magtatag ng mga kapisanang hindi labag sa batas. Ikalawa, kalayaan sa pamamahayag. Ikatlo, magtipon at magpetisyon upang maayos ang anumang sigalot. Ikaapat, karapatan laban sa pagkabilanggo ng dahil sa hindi pagbayad ng sedula o pagkakautang. Ikalima, kalayaan sa paninirahan at pagbabago ng tirahan. At ang huli ay karapatan laban sa sapilitang paglilingkod. Sa karapatang pampolitika naman ay malinaw na tinutukoy dito ang ugnayan ng mamamayan at pamahalaan. Kinakailangan makilahok sa mga programa ng pamahalaan. Una, karapatan sa kabatiran sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa lahat. Ikalawa, karapatan sa pagkamakamamamayan. Ikatlo, karapatang bumoto. At ang ikaapat ay karapatan sa tungkuling pampubliko. Dumako naman tayo sa mga karapatan ng nasasakdal. Mga karapatang sibil ng nasasakdal tulad ng proteksyon at pagkakaroon ng makatarungang paglilitis. Ang unang karapatan ay karapatan laban sa pilit na pagtestigo laban sa kanyang sarili. Pangalawa, karapatan na ituring na walang sala hanggang hindi napapatunayan. Ikatlo, karapatan sa piyansa kahit suspindido ang pribilehyo ng writ of habeas corpus. At ikaapat, karapatang magmatuwid sa pamamagitan ng sarili o abogado. Ang sumunod ay karapatan laban sa labis na paghihirap, dahas at pananakot, karapatang mapatustusan ng sakdal laban sa kanya, karapatang magkaroon ng sapilitang kaparaanan upang matiyak ang pagharap ng testigo at makaharap ang mga testigo. Iba pang karapatan, karapatan laban sa di makatuwirang paghalughog at pagdakip. Walang sinuman ang maaaring pumasok ng tahanan nang walang layuning maghalughog o search warrant. Hindi maaaring dakpin ang isang tao nang walang warrant of arrest. Ang hukuman lamang ang nagpapalabas ng warrant. Hindi maaaring magpalabas ng warrant ang hukuman kung hindi sapat ang ebidensya nito. May mga pagkakataon din na maaaring dakpin ng alagad ng batas ang sinuman kahit walang warrant sa pagdakip. Ang susunod ay kalayaan laban sa double jeopardy. Ang pagpataw ng dalawang ulit na parusa sa isang paglabag sa batas ay hindi pinahihintulutan ng batas. Ang susunod ay batas ex post facto. Hindi pinahihintulutan ang pagpaparusa sa kasalanan kung ang kasalanan ay ginawa sa panahong hindi pa o wala pang batas na ipinatutupad. Halimbawa, nahuli sa akto si Raymark na gumagamit ng bawal na gamot noong Enero 7, 1993. Nagpalabas ang Kongreso ng batas na nagpapataw ng pagkabilanggo ng sinumang gumagamit ng bawal na gamot noong Pebrero 6, 1995. Hindi maaaring igawad kay Raymark ang parusang pagkabilanggo dahil nang ginawa niya ito ay wala pang batas na ipinatutupad. Bill of attainder, hindi maaaring gawaran ng parusa ang sinuman ng walang paglilitis sa hukuman. Maaaring ihabla ng contempt of court ang sinuman kapag binatikos o pinunan niya ang isang tao upang magkaroon ng pagbabago sa desisyon ng kaso. Dumako na tayo sa ating aralin, ang pagtatanggol at pagpapanatili sa karapatang pantao at demokratikong pamamahala at pagtatanggol sa kalayaan. Simula sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, Amerikano at mga Hapones ay nagsumikap at naghirap ang mga Pilipino upang maipagtanggol at makitang ganap na malaya ang ating bansa. Noong 12 ng Hunyo taong 1898, idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng bansa matapos ang 333 taon na pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang inaakalang kalayaan ng mga Pilipino ay hindi naging ganap sapagkat ang Pilipinas ay muling napa sa ilalim sa kapangyarihan ng isa pang imperialistang bansa, ang Estados Unidos. Noong 4 Pebrero 1899, sumiklab ang digmaang Pilipino at Amerikano.
Ang iba pang labanan sa pagitan ng digmaang Pilipino at Amerikano ay ang labanan sa Pasong Tirad at ang Balangiga. Maraming mga Pilipino ang napatay sa labanang ito. Isa na rito si General Gregorio del Pilar dahil sa pagtatanggol niya sa kalayaan. Bukod sa mga Espanyol at Amerikano, ang Pilipinas ay sinakop din ng isang maliit ngunit malakas na bansa. Ito ay ang bansang Hapon. Maraming paghihirap ang dinanas ng mga Pilipino sa kamay ng mga Hapones. Isa na rito ang tinaguriang Marcha ng Kamatayan. Sa kabila ng matinding kahirapan at pagmamalupit na naranasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Hapones, ay marami pa rin sa kanila ang nakipaglaban sa kalayaan. Sila ay namundok at nagtatag ng mga rebolusyonaryong kilusan laban sa mga Hapones. Isa sa pinakamatagumpay na kilusan ay ang Hukbalahap o Hukbo ng Bayan laban sa mga Hapon. Noong ika-apat ng Hulyo, taong 1946, ipinahayag ng mga Amerikano ang kasarinlan ng Pilipinas na kinilala ng buong mundo bilang isang bansang malaya at may soberanya. Subalit may kakaibang rebolusyon na naganap sa kalagitnaan ng dekada 80 dahil isa itong pakikipaglaban para sa kalayaan mula sa isang diktador. Nakamit ng sambayan ng Pilipino ang kalayaan noong umalis sa pwesto si Pangulong Marcos at humalili si Ginoong Corazon Aquino dahil sa pagkakaisa ng mga tao sa mapayapang rebolusyon na tinawag na Rebolusyon sa EDSA. Ang mga karapatang pantao ay tumutukoy sa payak ng mga karapatan at mga kalayaang nararapat na matanggap ng lahat ng mga tao. Kabilang sa mga halimbawa ng mga karapatan at mga kalayaan, ang mga karapatang sibil at pampolitika tulad ng karapatang mamuhay, pagkakapantay-pantay sa harap ng batas, at mga panlipunan, pangkalinangan at pangkabuhayang karapatan, kasama ang karapatang makilahok sa kalinangan, karapatan sa pagkain, karapatang makapaghanap buhay, karapatan sa edukasyon at kalayaan sa pagsasalita. May tatlong tungkulin ang pamahalaan sa karapatang pantao. Una, igalang ang karapatang pantao. Pangalawa, pangalagaan ang karapatang pantao. At ang ikatlo ay bigyang katuparan ang karapatang pantao. Upang maitaguyod at mapangalagaan ang karapatang pantao, may mga batas ang pamahalaan na ipinatupad. Makikita sa larawan ang batas bilang 10368, batas bilang 10353, at marami pang mga batas na nangangalaga sa karapatang pantao. Ang Bill of Rights o Katipunan ng mga Karapatan na nakapaloob sa Saligang Batas ng 1987, Artikulo 3, ay nagiging proteksyon ng mga mamamayan sa mga paglabag sa kanilang mga karapatan. May mga organisasyon din na nangangalaga sa karapatang pantao tulad ng United Nations at mga Commission on Human Rights. May mahahalagang tungkulin na ginagampanan ang organisasyong ito. Tungkulin nilang mangalap, magsiyasat at magbigay kabatiran ng mga impormasyon tungkol sa karapatang pantao at paglabag rito. Tungkulin din nilang panitilihing demokratiko ang sistemang politikal upang matiyak ang pagkakaroon ng pagkakataong matamasa ng mamamayan ang kanilang mga karapatan. Ang demokrasya mula sa Espanyol na demokrasya ay isang sistema ng pamahalaan ng mamamayan ang humahawak ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga kinatawan na pinili nila sa malayang halalan. Bukod sa malayang halalan, humihingi din ang isang demokratikong lipunan ng pantay ng mga karapatan at pribilehiyo ng mga tao. Ang Pilipinas bilang isang republika ay nagtataguyod ng demokrasya. Ito ay ang demokratikong pamahalaan. Ang pamahalaan ay pinamumunuan ng isang pangulo na tuwirang inihalal ng mamamayan. Ang katangian ng pamahalaan ay alinsunod sa Saligang Batas ng 1987 na umiiral sa bansa. Nakasaad dito ang tatlong sangay ng pamahalaan. Una, tagapagpaganap, tagapagbatas at tagapaghukom. Naninindigan ang bawat sangay ng pamahalaan tungo sa demokratikong pamamahala at paglilingkod. Ang bansa ay nakaranas ng diktatorial na pamahalaan sa ilalim ng batas militar sa panahon ng pamamahala ni Pangulong Marcos. Ito ay nagwakas noong maganap ang people power sa EDSA noong taong 1986 at muling naibalik ang kalayaan at demokrasya sa bansa. Hanggang sa kasalukuyan ay sinisikap ng mga Pilipino na mapanatili ang diwa ng kalayaan at demokrasya sa ating bansa.
bata. Paano mo kaya mapapanatili at maipagtatanggol ang karapatang pantao at ang kalayaan ng ating bansa? O mga bata, tapos na ang ating aralin. Maghanda na sa maikling pagsusulit. Banayo Umbay, Grade 6 pupil ng Coronadal Central Elementary School 2, Section Andres Bonifacio, under ODL. Maraming salamat sa laging pagsuporta at pagsubaybay. Thank you! At diyan nagtatapos ang ating aralin para sa linggong ito. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli! Paalam!